Mahigit 100 kilo ng radioactive na materyales ang nasabat sa magkakahiwalay na operasyon ng NBI. Ang mga naarestong suspect nagpositibo sa pagiging radioactive dahil sa matagal na pagkaka-expose. Saksi, si John Consulta. Sa bahay na ito sa Cagayan de Oro City, target ng mga taga-NBI ang isa sa mga member ng grupong nakikipagtransaksyon sa dark web. Bakit, sir? Ang ibinibenta umano ng grupo, radioactive na uranium. Nahuli rin sa Pasay ang isang nagtangka umanong magbenta ng uranium sa undercover agent ng NBI. May inaresto rin sa Cebu City at sa follow-up operation, may nakuha ring uranium. Ayon sa NBI, mahigit 100 kilo ng depleted uranium ang nasabat sa mga suspect na nagpositibo sa pagiging radioactive matapos ang matagal na pagkaka-expose sa ibinibenta nilang kemikal. Ang depleted uranium ay byproduct o ang produktong nagre-resulta mula sa uranium enrichment na pinagdadaanan ng uranium kapag ginagamit ito sa paglikha ng nuclear power. Hindi man ito kasing radioactive ng natural uranium, delikado pa rin ang DU, lalo kapag nalulok o kung nalanghap ang pinulbos na kemikal. Yung powder, pag na-inhale o pumasok sa lungs, alpha emitter yun eh. Yun talaga ang magiging may material ka na nasa loob mo na nag-generate ng alpha particles, which is a potential route for cancer. Dahil delikado ang kemikal, naka-protective suit ang mga kawani ng NBI at Philippine Nuclear Research Institute na sumabak sa operasyon. Since it is carcinogenic, it can cause health hazards to your lymph nodes, bones, brains, and testes, and it can also increase the risks of breast cancers and lymphoma. Nagsagawa na ng decontamination ang PNRI sa mga lugar ng operasyon sa Pasay, Cebu, at Cagayan de Oro para matiyak ang kaligtasan ng publiko. Depleted uranium, especially the solid state, it's very high density. So if you use it as a bullet, it can penetrate almost anything. So that's isang ano yan. Or you can use it as a shield. Ang DU ay maaring gamitin as dirty bombs or radiation dispersal devices. Our subjects were intending to sell it to foreigners and not to Filipinos. Ito ang kauna-unang operasyon ng NBI at PNRI na may kinalaman sa uranium na isang radioactive material. Ayon sa NBI, kahit na mabigat ang implikasyon ng ginawa ng mga suspect, bailable ang kasong kinakaharap ng mga ito sa ilalim ng RA 5207 na 1968 pa na ipasa. We hope that there will be a review of the law. As we speak, we understand that there is a pending bill para ma-improve itong batas. Bukod sa peligro, ikinababahala ng PNRI kung paano ito nailusot ng ilang individual. Iniimbestigahan na ngayon sa tulong ng ating Interpol at FBI and other agencies. Dinidetermine na natin kung paano na ipasok dito sa Pilipinas yung mga uranium na yan. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, ang inyong saksi.